Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Okay, so medyo kakaiba tong video na to. Never ako gumawa ng ganitong video. Hindi, no, specifically for Valentine's Day. Pero summary ng mga cute or feel kong medyo nakakatuwa. Meron, okay? So syempre, araw ng mga puso. Ito yung mga gift ideas lang na para mas practical konti, baka magalit yung mga babae. Mas practical siya ng konti kaysa sa bulaklak. Diba? Ewan ko, lalaki ako, hindi ko talaga naiintindihan yung gano'n, yung bulaklak. Kasi mas gusto ko talaga yung nagagamit. Okay? So para sa ladies and gentlemen, okay, both to. Kasi syempre ngayon, mga items naman natin, madalas unisex na. Hindi lang pang lalaki ang gaming, okay? Hindi lang rin pang babae ang blower. Okay, so simulan muna natin. So pamura tayo tapos papunta tayo sa pinakamahal. Okay? So simula tayo sa pinakamura. 5 piso lang to. Okay? Ang tissue. Okay. Tissue na lang eh, no? So wala ako kasi sa bahay ko may ginagamit kami mga tissue, yung the pool. Meron actually meron din roll yun. Both na lang, lalagay ko links diyan. Ewan ko, sa TikTok kasi nag-hit, natutuwa yung mga tao. Try ko lang din dito. Kasi talagang gumagamit na ako. Marami akong binili dati. Pakita ko pa yung screenshot sa inyo. So may 5 pesos na yung 3-ply. For me, medyo manipis siya. Tapos meron rin yung 10 pesos na 4-ply. Medyo ramdam mo yung difference niya dun sa 5 pesos. So siguro kung 5 pesos, bibili nyo, pwede na siya pang kulakulangot lang. Di ba? Okay. Pero pag yung 10 pesos, siguro mas bagay siya pang puwet. Pag Di ba? Totoo naman. Siyempre, ayaw mo yung manipis pag punas mo. Di ba? Biglang butas. Okay. So guess nyo na yan. Both nagamit ko na. Satisfied ako dun sa 10 pesos. Actually, mas magandang 10 pesos. 5 pesos okay pa rin. Yun nga, may kanya-kanyang purpose lang siya pag mas manipis. Okay? So next item natin, syempre maganda pag customize, 'di ba? Ano pa? Eh di magpa-customize sa kayo ng mousepad, okay? Sa level 1 PH. Okay? So links will be at the description down below. Pag gusto niyo mag-customize, ayan na 'yon. Around 200, magkano ba? Magkano ba 'to? Basta links nandiyan na lang. Magkano ba? 300 ba? 250? Mga ganyan. Oh, ako mismo nakalimutan ko. Okay? So, check out the links down below na lang. Pwede nyo lagay mukha nyo dyan. Mukha nyo na mag-jowa kayo. Oh, kahit hindi yung jowa mo, kahit na... Hindi, wala. Yung family mo, Valentine's Day, syempre araw ng mga puso. Love ones, di ba? Family mo, love ones mo yan. Okay? Kahit anak mo. Okay? So, check out nyo lang dyan. PM nyo lang, chat nyo lang kung paano magpa-customize yung CSR na bahala mag-guide sa inyo. Okay? So, next item na tayo. Next, ito medyo mabenta to. Okay? So, for around 500 plus pesos, 550 ata yung huling kita ko, meron ka ng DualShock 4 controller. Siyempre, hindi siya yung original, pero sobrang daming benta nito at saka sobrang ganda ng ratings. Check out nyo yung links down below. Makikita nyo, hindi ako nagsisinungaling. Sobrang dami benta. Buwan-buwan pa. Buwan-buwan. From GigaWare Tech Time Trade, makita nyo, pindutin nyo yung sa Shopee, top sales, makita nyo buwan-buwan. Ilang piraso na bibenta nila sa Shopee pa lang. Okay? So, ayan. So, DualShock, yun nga, wireless, yung pang PS4, pero pwede rin ata. Not so sure, hindi kasi akong, oh, yun, umiilaw, di ba? So, not so sure, pero, natry ko to. Okay naman siya, parang original, pero yun nga, ma-feel mo pa rin na parang hindi original. So, kino-contradict ko sarili ko. Pero for 550 pesos, not bad na to. So, ewan ko, di ba? Kung ayaw nyo naman ng, ano, ng pipitsugin yung 550 pesos, dito tayo sa mas mahal. Ang Guli Kit, nakasulat dito, KK3 Max, okay? Or NS39 ata, kasi ewan ko. Sabi niya NS39. Ito yung mas magandang controller. For Switch ata to. PC, alam ko, pwede rin ata. Ayan. Ang ganda. May lalagyanan pa siya. Nasa loob pa yung dongle niya. Tsaka parang may Switch puller. Kasi, dito nakita nyo, may mga added feature yan. Pwede yan dito. Extra, anong tawag dyan? Trigger buttons. Okay? So, ayan.
Meron yan sa accessories. Ayan. Actually, pati yung ano, napapalitan. Uy! Na-on ko. Okay? Na-on ko. Pinindot ko kasi. Ayan. Nag-on na siya. So, may ilaw pa siya sa, ano, sa mga analogs. Controller. Ano ba ang tawag dyan? Analogs ang tawag namin dati. Tapos, nandito yung extra accessories para sa mga trigger buttons. Okay? So, natatanggal yan. Very customizable. Medyo, ano, hindi review to. Okay? Sino-showcase ko lang yung mga nakita kong medyo cool stuff. Okay? So, ayan. Tingnan nyo na lang sa description ng item nila kung saan siya compatible. Ayan. Pero, magandang quality. Bumili ako nung isang guli kit. Niregalo namin nung Christmas sa kapatid ko. Yung trigger button niya, bakal. Ganda daw, sabi niya. Around 2,000 yun. So, ito not so sure lang. 2 plus siguro. Kung ayon nyo lang naman yung 550 na ano, di ba? Maraming design pala to, ha? 550 pesos. Sobrang daming designs nito. Sasawa kayo sa kakapili. So next naman, for around 1,000 pesos, meron ka ng napakagandang itsurang watch. Okay? Very social-like. Okay? Ang 1989 watches. Okay? So pinadala sa akin to. Okay? So ngayon ko lang siya masisingit. Okay? Mga siguro years ago na itong pinadala sa akin. Okay? So isingit naman natin ngayon. Okay? So 1,000 pesos, meron ka ng napakagandang watch. Pinapakita ko sa inyo yan ngayon. Naka-B-roll yan. Sa akin, personally, bumili ako nito. Sa kaibigan ko kasi to, ilang years na ba? Matagal na. May 5 years na siguro yung watch na yun. Gumagana pa rin ngayon. Lobat lang. Pero yun nga, pag gusto nyo ng, alam mo yun, yung parang mukha siyang Daniel Wellington na itsura. Okay? So, ganun siya. At saka marami rin silang ibang designs na ngayon. Nagsimula sila dun sa Daniel Wellington nung sumingat yun. So, kailan sumingat yun? Okay? So, alalahan ninyo na lang. Okay? So, ayan. So, napakaganda. Meron pa silang leather strap or tela na strap. Tela, okay. Parang ang konti naman. Tela na strap. Ayun. So, may bakal rin. Okay? So, check out nyo sila. Links at the description down below na lang. Lahat ng sinasabi kong items nandyan yan sa description. Okay? So, next na cool. Okay? Yung nakita nyo kanina. Ano yung Dyson? Diba napakamahal ng items nila? Ayan. Ito. Ito yung leafless blower nila ng ano, Tech Time or GigaWare. Ayan, basta nandyan yan kung sino. Okay, so may 3 levels of temperature ba? At saka 3 levels of blower strength. Okay? So, ayun siya. Pwede rin siyang hindi mainit. May hold ka lang. Ayan. So, ganito yun. Pero ang ganda, di ba? Oh. Di ba? Pwede siya, ganyan lang siya, oh. Sa mga babae ata to eh. Yung, ewan ko. Gumagamit ako blower, pero pag may event lang, like kasal, ganyan, para mas maganda yung tuyo ng buhok, ma-wax, whatever. Pero sa babae, not so sure, pero yun nga, ayan, give idea lang. Para sa mga guys, syempre, di ba? Baka magustuhan ng mga girlfriends nyo, di ba? Syempre, hindi mo naman, pwede mo rin naman regaluhan sarili mo, syempre, pag single ka, di ba? Okay lang naman yan. Go lang. Sige, mga girls na singles, bilhin nyo rin to para sa sarili nyo. Araw ng pusong mahalin natin ang sarili natin. Okay? Okay, yung next naman, ito personal na ginagamit ko to. Nakadalawa na ako nito. Okay, yung Xiaomi Water Flosser. So, para sa health natin. Siyempre, balance tayo lahat. Hindi lang pwede puro tech, tapos wala, hindi naman nakikinabang yung health natin. Specifically, the teeth lang naman. Pero, okay, na-experience ko na mabunutan. Oh, miserable ako. Okay, ang Xiaomi Water Flosser. For me, very effective. Second unit na ako kasi nasira ko yung first dahil ewan ko, nilaro ko siya nang naka-max yung strength, tuloy-tuloy lang siya. Tapos, bzzz. Kinawa ko parang water gun, ganun. So, nag-overheat. Tapos, ayan. Ayan na. Nasa second unit na ako. Very effective siya. Kahit na yung lowest setting lang, yung lowest ng pinakamahinang strength ng water pulse, tanggal tinga. Promise yan. Sure yan. Garantisado ko yan. Bilhin nyo yan. Tanggal tinga nyo. Kahit di ka, hindi. Kailangan mo pa rin mag-toothbrush. Pero, pag nag-toothbrush ka, wala ka ng tinga. Kasi natanggal yun ng water flosser. Siyempre, di ko na dinala. Dahil water flosser ko yun, nasa CR namin yun. Okay, madudumihan lang pag dinala ko pa dito. Hindi, kasi hindi ito yung bahay ko. Okay? Promise yan. So, around 1,400. Minsan may discount pa. Check out nyo dyan sa description. Siyempre, hindi pwede mawala ang keyboards. Pero hindi keyboard to. Walang keyboard dito, okay? So, ayan. Switches.
ang Ako Mon's Geek and Kale na collaboration. Ang ice cream switches nila. May ice cream purple and ice cream pink. Okay, so na-try ko na tong purple. Okay, so ito yung una kong 10 pieces lang trinay ko. Tapos umorder na ako ng 50 pieces. Akala ko may ibang, anong tawag dito? Ibang packaging. Well, ayan o, kakabukas ko lang. By 10s pa rin pala. Okay, kasi 50 eh. Meron silang 10 pieces and 50 pieces. Okay, so ayan. Tatry ko pa lang yung pink kasi una kong in-order. Umorder muna ako isa. Tinignan ko lang kung maganda ba. Very smooth. Pag yung switch lang yung mismo. Okay, pakita ko sa inyo yung switch. Parinig ko sa inyo. Ayan, pakinggan nyo yung switch. Okay, kung gaano ka smooth niya or scratchy. Pero for me, smooth na smooth siya. Diba? Pag gusto niyo yung specs, nasa, yung pink nasa 40 gram force, itong purple nasa 50 gram force. Akala ko hindi ko magustuhan yung 50 gram force. Nung una kasing gamit ko, medyo matigas siya, pero mukhang na-break-in ko naman siya. Okay, ngayon mukhang mas gusto ko, hindi ko masabing mas gusto, pero okay na sa akin ng 50 grams. Hindi ko pa natatry yung pink, kaya hindi ko masabing mas gusto ko siya. Pero bumili ako tig 50. Hindi ko, akala ko isang packaging siya. So, ewan ko, mas mura kasi. With, 30% off ng Shopee, lalabas around 20 pesos per switch. Actually, mahal pa rin, pero, ewan ko, parang gusto ko yung sound niya. Medyo deeper ang sound niya kumpara sa Ako Piano switches. Ako Piano kasi mas clacky, di ba? So, suggestions lang. Hindi ko sinabing bilhin yung maganda yan. Pero, ewan ko, gagawin kong primary yun. Ang next naman, okay, ang Xiaomi air pump, okay? Malaking silbi rin na ito para sa akin. Para sa mga may bike, motor, o anong tawag dito? Kotse. Ayan. Pipili lang kayo yung PSI, oh. Lalagay nyo lang. Diba? PSI. Tapos pipindutin nyo lang gitna. Umubuga na yan ng hangin. Tapos automatic na yan. Hanggang sa maabot nyo yung PSI. Syempre, pag gulong ng kotse, medyo mas matagal lang dahil malaki yun. Diba? Pero na-try ko rin kasi to, meron rin akong Xiaomi electric scooter. Saglit lang, 50 PSI, tapos kagad. Okay? Pero yung sa kotse, kunwari, yung 1 PSI difference, matagal. Oo. Pero okay na to kaysa punta ka ng punta sa gasoline station. At least sarili mong anytime, anywhere, pwede ka na magbomba ng gulong nyo. Diba? Medyo, feel ko medyo mahal nga lang, nasa around 1.5. Pero, ewan ko, matagal ko na to ginagamit. May 2 years na siguro. Ganun. Tansya ko, may 2 years na. 2 to 3 years, ganyan. Not bad to. Bilhin nyo pag marami kayong gulong. Ayan. Ayan. May flashlight rin siya. Siyempre, pag madilim, diba? Okay, nandito na tayo sa around 1,600 pesos. Ito, ang monitor riser ba to? Oo. Ang GigaWare Ice Curel T1 ba? So, ito, meron ako sa bahay nito. Okay, naganap lang ako ng sample dito. Okay, so meron talaga ako, ginagamit ko talaga to. Ang maganda dito, may drawer dito. Okay, so may drawer siya. O, di ba? May kasama pang ballpen. Joke lang. Pag binili nyo, walang kasama ballpen niya. Tapos pwede dito nakalagay yung ballpen. Kita nyo? Ang ganda, di ba? Yung sa akin sa bahay ko, itim. Okay? So ito, kaya pinakita ko sa inyo yung white. Ayan. Tapos so, dito mga buting-ting nyo, pwede nyo lagay, di ba? Tapos yung monitor riser. Sa akin, hindi ako buhay na ng, walang monitor riser. Ewan ko. Gustong-gusto ko may monitor riser. Tapos may RGB rin to, pero syempre hindi ko ginagamit yung RGB. No-off ko siya. No-off siya, hold mo lang tong button at mag-off siya. May mga lighting modes rin siya. Tapos, ito rin. Okay, nakita nyo to? Nakikita ba? Actually, hindi ko na nakikita saan ko ba sasaksak. Ayan. Patungan siya ng cellphone. Ganda, di ba? Pwede ko pa manood. Di ba? Okay, nakapatong. Tapos, nagpe-play lang yung phone mo. Hindi nga lang kaya na landscape, pero syempre, TikTok world na tayo ngayon. TikTok era na. Ayan. Manood ka lang. Magsawa ka sa TikTok. Okay. Pero nasa YouTube ako. Hayaan mo na yan. Tapos, syempre, meron rin siyang apat na USB. Okay, so kakabit mo lang to USB dito to PC mo. Tapos nagkaka-pass through ka na. Okay? Parang USB hub. Okay? So apat. USB 2.0 lang siya. For me, hindi naman ganun ka deal breaker dahil alam ko USB 3.0 na tayo. Kasi ngayon,
parang research ko, ang USB 3.0 may interference sa ano, 2.4 GHz signal daw. Ewan ko, kaya yung mga dongles ko nakakabit lang dito. Isa lang naman yun, isa lang yung dongle ko. Pero ayun, yun yung positive side sa USB 2.0. So around 1.6, links down below. Next! Okay, eto, for me, isa rin. Itong mga nire-recommend ko talaga, natutuwa ako. Yung pag talaga nagamit ko, yung iba kasi nakita ko lang. Okay? So ito nagamit ko talaga, ito. Ang Crocs, Mellow Clogs, ah, hanggang sa footwear. Okay, matagal ako hindi naka-ano. Ito, tuwang-tuwa talaga ako dito. Okay? Suot ko siya ngayon, ah. Wala akong sapatos sa kanan ko ngayon. Okay? So, tuwang-tuwa ako dito, lalo na sinail nila. Sana umabot pa, kasi inuubos na nila sa Shopee. Tapos may discount ka pa. Binili ko to around 4K, tapos may bigating voucher, less 1.2. So, 2.8. Ngayon, naka-sale sila, 1.9999. 2K. Okay? Tapos, wala pa. Pwera discount pa yun. Ha? Ay, gustong-gusto ko bumili. Pinipigilan ako ng asawa ko. Pero tama naman siya. Okay? Parati naman sila tama. Okay? Pero ito, bilhin nyo to. For me, mas malambot to kaysa sa Echo Clogs. Nag-try ako ng Echo Clogs. Actually, lahat ng other na footwear ng Crocs. Ewan ko, parang ito yung malambot. Yun nga lang, pag titingnan nyo, boring yung design niya. Pero ewan ko, nasa age na rin siguro. Tanda na ako. Ewan ko, simple. Mahirap i-maintain kasi ang bilis niya madumi. Pero mabilis naman siyang linisin, so okay lang. Pero yun nga, mayat maya. Siguro itong linis na to, mga third time ko pala susotin from the time na nilinis ko siya. Mabilis siya madumihan. Pero mabilis rin naman siyang malinis. Okay? Echo Clogs. Echo Clogs. Mellow Clogs. Okay? Ganda. Mellow Clogs. Sana meron pa by the time na i-upload ko. Okay, next. Ang Unburnick. Okay? Hit na hit rin to. Isa rin to sa, napakaraming sellers na nagbebenta na ito. Okay, sobrang, portable, retro gaming. Okay, so yung RG35XX, ito yun. Meron na ngayong RG35XX Plus. Okay, nasa around 3,000 pesos lang siya. Pag sale, nakita ko to, nasa around 2 plus lang. 2 ba? Parang ganun. So, maganda pang outing, lalo na mag-summer na. Okay, bilang mo yung girlfriend mo, pero sa totoo lang para sa'yo. Di ba? Ganun yun eh. Kailangan madiscarte ka. Okay, so RG35XX Plus, anong pinagkaiba niya dito? Ang sabi nila, may wireless connectivity na to, like Wi-Fi, pero hindi daw para sa internet. Para lang sa PSP. Not so sure. Okay, hindi talaga. Kaya hindi ko to masyado, hindi ko ni-review to kasi hindi ako gano'ng knowledgeable. Okay, sinocase ko lang to. May video ako, check out nyo na lang. Okay? Tapos, ayun. Tsaka, mabilis na ma-access yung battery. So, pag nasira, pwede mong palitan. Yun yung plus, ah. Yung luma kasi hindi, wala siyang screw. Hindi nabubuksan. Pero overall, parang yung size, same na same lang. So may konting binago lang, tweak sa loob. Next, syempre ang kakombo ng Unburnick, ang portable display. Dali nyo sa outing to. Actually, sa pag mag-outing kayo, siguro may TV naman yung tutulugan nyo, di ba? Pero, di ba? Pag day trip lang, di ba? Portable display, 13 inches and 15.6 inches. 13.3 ata, ganun. Sa around 3 to 4K yata, mga ganun. 4K? Plus. Diba, may portable display ka na. HDMI. USB Type-C. Diba? 60 Hz. Last time. Yung video ko last time, hindi ko nasabi ko ilang hertz. May nagtanong, hindi ko alam. So, ngayon alam ko na. 60 Hz. Okay? So, combo niya, HDMI, saksakan nyo lang ng mini HDMI ito, papunta sa HDMI nito. So, mini to, ito hindi. Regular. Sa video, sinaksakan ko yan. Nagawa ko yan. Okay? So, nire-recap ko lang ngayon. And ang last suggestion ko sa inyo, suggestion is ang Instax Link Wide. Okay? So, specifically yung Link Wide ang binili ko. Nasa bahay, hindi ko dinala. Siyempre, medyo hassle lang. So, siyempre, lalo na ngayon, mag-summer na, na-experience ko na kasi na, yung memories nyo, nawala. Iba pa rin pag yung physical, yung nakikita nyo, hindi mo mawala yan. Okay? Kasi yung sa wife ko, nangyari last year, nasira yung phone niya. So, lahat ng halos lahat. Maraming memories. Poof! Kahit isa, wala kang mabawi. Okay?
Nasira yung phone, ganun lang, nawala na lahat ng pictures nyo dahil hindi na backup sa PC. Hindi, kasi yung wife ko hindi naman siya mag-PC, so puro phone-phone lang siya, ganun. Diba? So sayang, so Instax link-wide, mahal lang yung bala niya. Alam ko per print around 50 to 60 pesos. Pero syempre, hanap ko lang yung best picture nyo of the trip, tapos i-print nyo. 60 pesos. Diba? Pwedeng-pwede na yun. Ewan ko, sa akin. So, around 6,000 pesos, 6,420 ngayon, nakita ko sa Shopee. Okay? Pero maglalagay rin ako ng Lazada. Lahat yan, Lazada, Shopee, both, lalagyan ko ng link. So, kanya-kanya, pag may budget kayo, not bad for me. Para lang meron ka na. Yung picture lang niya, could be better, yung pag-print. Pero, kita mo naman kung sino yung mga tao doon. Diba? Kita nyo naman, may pinapakita ko sa inyo ngayon ng mga samples. Yan na yan. Okay? So, happy Valentine's Day, guys. Thank you for watching. Sana meron kayong nakuha sa mga suggestions ko. Okay? So, like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!